welcome to Inside Showbiz with Aster Amoyo. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ay dumayo po tayo sa press preview ng pelikulang This Court Wife, directed by Direk Paul Basinillo, starring Janelle, Ava Mendez, and Raymond Bagatsing. Mga kaibigan, tunghayan po natin to. And now I'd like to officially welcome everyone. Showbiz's special screening of Viva Max's new movie, The Escort Wife, starring Raymond Bagatsing, Ava Mendez, Janelle T with Katia Santos, Jordan Castillo, and Bob G. Bailey, produced by the incomparable Yam Taranas, and directed by the versatile and award-winning director, Direk Paul Basinillo, a rising actor of Viva. Debuting in his first Viva Max movie, let's welcome Zian Amande. Hello, Zian. Hello, hello po. Good evening. Please say hello to everyone. Hi po. Good evening. Sana po manood po kayo ng The Escort Wife. Alright, up next we have another rising actor from Viva. He starred in the Viva Max original series, Huwag Mong Agawin Ang Akin. Please welcome Yvette Santiago. Hello guys, good evening sa inyo. Salamat sa lahat nagpunta. Sana ma-enjoy niyo yung movie. Thank you. Up next, we have here an actress whose beauty is bound to make waves. She played roles in different Viva Max original movies including Hashtag Porn Star 2, Pangalawang Puto, Crush Kong Curly, and Eva. She is also part of Viva Max movie Ang Babaeng Nawawala sa Sarili, Purifikasyon, and Hashtag Do You Think I Am Sexy. Let us all welcome the sexy Ava Mendez. Hi everyone, good evening po. Thank you po sa mga pumunta ngayon at sa mga press, and sana mag-enjoy kayo sa movie. Alright, and up next, before we call in our lead star for this movie, let me call in, syempre, si Kibang behind the cam, the captain of the ship. Yes, we have here a film, TV concert, and commercial director. He won international awards for his TV commercials in the New York Fest, the Ad Fest, and the Clio Festivals. Known for directing Sara Geronimo's concerts and music videos like Kilometro, Ikot Ikot, and the most viewed Pinoy music video of all time, Tala. He also directs commercials for big-time local and international clients where he won several local and international awards. Also the director of the award-winning series, Tabi Po, which is the top rater of TV5 and currently in the top 10 series of Viva Max, as well as Kagat ng Dilim, the series, and his feature film with Adin Dusre and Sam Concepcion under Viva Films entitled Inda. Let us all welcome Viva's chief marketing officer and the director of The Escort Wife, Direk Paul Basinillo. Hello, hello, Direk. So, sana magustuhan niyo ang aking first sexy thriller. Sana maging soapy ako sa Viva Max. Excited kami na mapanood niyo ito. Si Janelle, andyan. Malapit na. Mga kiyat. Inahabol ng topic. So, yun po. Maraming salamat sa support niyo lahat. Thank you. We have here Miss Earth Philippines 2019, who was a former host of the game show Wawa Win and captured the hearts of everyone because of her undeniable beauty and grace. She starred in the Viva Max original movies, Kinsenas Katapusan, Puntahe, Pusoy, and Secrets. Let's give it up for the beauty queen, Janelle T. Janelle T, say hello to everyone. Hello everyone, kamusta po kayo? This is my first ever heavy drama, so I hope you guys will appreciate this film. And not just me, but of course everyone who worked hard for this film. Of course, Direk Paul, Ava, si Raymond is not here, but all the cast really worked so hard. So sana magustuhan niyo po ang aming pelikula. At for sure, hindi kayo mababored ng pelikula. Salamat. Hindi ko. Basta inano ko lang yung anak ko si Patricia. And then of course, hindi ko din naman po magagawa yun kung wala din pong tulong nila Direk Paul, na Direk Yam, ng mga co-actors ko din. Kumbaga lahat po, I think, would always be talaga yung great collaboration po ng lahat. So, thank you po na na-appreciate niyo po yung hard work namin lahat. Si Janelle, nung during the
shooting ano. Marami kaming pinag-usapan about the role kasi sobrang challenging ito for her. Lalong-lalo na ano, ang daming iyakan na nangyari. So now watching it on the big screen, I became a fan, Janelle. So isama mo na rin si Ava. Of course, si Ava is here. No? Silang dalawa, with the roles that they were given, challenging yung pinagawa namin sa kanila. Kanina, kinukurot ako ni Ava doon sa taas ng eksena rin lang dalawa. But I guess we were all professionals and I'm very, very happy with the performance. Sayang wala si Raymond dito. Pero si Raymond, malaking part siya kasi tinulungan niya kaming lahat to bring out the best in all of us. So, kahit wala si Raymond. Raymond, kung saan ka man, sa dyan. May panawagan, sila kung nasan ka man. Maraming sila, text na lang. Text naman siya, congratulations daw sa atin po. As of now, meron na kami pinag-uusapan nila Boss Vic, pero hindi pa namin alam kung kailan ilo-launch. So, hindi pa namin alam kung ano yung concept, pero may mga story na kaming nabuo. So, yan po nang aabangan ninyo. Thank you. Sobrang grateful ako actually sa family ko, sa Viva, especially kay Boss Vic, na lahat po ng binibigay niya. And from the start, naging clear naman po ako doon na, okay, I'm gonna, you know, go the sexy route. But I'd love to always challenge myself and to hone my acting skills. Kasi pinasok ko to hindi para magpa-sexy lang, but I really wanna be the best actress that I can be. And sa every role nga, from kung nakita niyo yung transition, iba from kabet to gender fluid hanggang sa naging girlfriend, tapos ngayon asawa na po ako, so at least naging asawa na ako. Lumevel up na, diba? From kabet, ganun. So I'm just grateful na pinagkakatiwala po sa akin yung mga ganun project. And for every project talagang inaaral ko siya. And I really work closely and collaborate with my directors and everybody else in each film that I do. So yun, grateful, yun yung ano ko ngayon, parang my heart is just so full na ito ngayon yung first, actually parang heavy na parang action also, di ba? Biglang napansin ko, oh nga pala, pagka-action star tayo, nag-knife ano tayo dito. So I'm just grateful po talaga Tito Mario sa journey ko na as an actress. Wild for me yung parang masyado ka nang, ayaw kasi din nabubore, so parang nagiging parang ayoko maging bored, so talagang gusto ko everyday may work or meron akong ginagawa. I think yun yung parang minsan na sobrang wild ka na, you push yourself sometimes too hard in working so much na parang okay, kailangan mo naman mag-step back and mag-relax also. I think yun yung pinaka-wildest na parang hindi ko kasi kaya na mabore at walang ginagawa. Tulad ni Patricia na parang nasa bahay lang, parang walang ginagawa, kawawa naman siya, di ba? Yes, nag-usap naman po kami kasi bago namin i-shoot yun, may pinag-usapan muna kami nila Direk Young, Direk Paul, kami ni Janelle kung ano yung mga gagawin namin yung shot na yun. So, tapos kung ano yung mga restriction namin, kung ano yung mga hindi pwedeng anuhin. So, nakakatuwa kasi si Direk Yam at si Direk Paul nandiyan sila to guide us. And then, naayos naman namin, na portrait naman namin ng maayos. So, hindi naman kami ganun nahirapan. Gaan kasi ni Ava din, parang kalug na ano. So, alam niyo naman na kahit nagawa ko na yung girl to girl, eh talagang I'm very open na syempre hindi nawawala dun yung ilang, di ba? Pero, yun nga, Ava, Direk, and everybody made it also very, very comfortable and safe for all of us. So, ayun, na itawid naman po na ilaban namin yung mga eksena namin ni Ava. Pagiging si Janelle na lang na simple, and then pag nasa stage or nasa camera performer, I think parang in a way, parang may switch pa rin doon, di ba? Na parang ano, you're showing a different persona. Na okay, si Janelle, simple, bubbly, ganyan, and then pag performance, whether may be acting or hosting or sumayaw, ganun, parang I always give another side of that. So I hope that's considered to be a double life in a way, in a decent way. Hindi ko talaga kaya maging escort man. Dito lang talaga. Siguro ang double life para sa akin, siguro yung mga ginagawa ko like every day, and then
siguro yung dun sa business kasi ever since na bago ko makapasok sa Viva, nagbi-business na rin ako. Although na nanggaling ako sa politician na family, pero hindi ko kasi toka yun dahil ayoko talaga. So mas gusto ko nag-acting and then at the same time gusto ko rin mag-negosyo. So ayun yung double life sa akin. Ayun yung gusto ko talaga yung gawin. I'm gonna play the high-end escort here, and then Janelle is a wife, and then the cheating husband is Raymond Bagatsing. Masaya kami sa set, nagtutulungan, especially si Kuya Juan na napaka-gentleman sa amin dalawa ni Janelle. And then binibigyan din niya kami ng mga tips, and then masaya po kami sa set. Especially kasi first time ko din na ka-work si Direk Paul and then si Direk Cam. And then nagbigay din naman din sila ng mga ideas kung paano yung gagawin namin mga atake sa bawat role namin. Si Kuya Raymond, maano talaga siya eh, magaling talaga eh. So doon lang din kami kumukuha ng mga tips. Si Janelle, tahimik lang talaga siya. So sa amin talaga ako yung parang maingay, hyper, happy pill lagi sa set. And then Direk Yam and then Direk Paul was very hands-on. And then calm sila sa set and then mabait. The Escort Wife is actually a true story based sa mga source sila Direk Yam and then Direk Paul. So kinuha nila yung base sa US. So from sa different na mga ginawa ko na movie is ito yung parang nagustuhan kong kwento kasi because ano marami makaka-relate and then true story din siya unlike dun sa iba na parang maganda rin yung story pero hindi siya yung parang not true kasi iba yung pag nagpo-portrait ka ng totoong buhay. Gusto ko sana mag-plan ng restaurant pero for now kasi magandang career ko ngayon so sineset aside ko muna tapos nag-brainstorming ako kung ano kasi gusto kong magtayo ng Mexican restaurant. May plano na ako pumunta ng Mexico. Magbabakasyon ako ng Mexico. Doon ako kuha ng mga ideas kasi gusto ko yung mga authentic food ng mga Mexican. I already told to Boss Vic since na nilaunch ako. Gusto ko talaga ng action. Mahilig ako sa adrenaline talaga. So, si Boss Vic kasi, hindi ako, I can't say no. So, pag anong binigay niya sa akin role, tatanggapin ko. So, wala pa naman ako nakikita parang kakaiba kasi lahat gusto din mag-action. Yung iba heavy drama. So, for me sa akin, gusto ko talaga action. Gusto ko yung acting ni John Arcila. Agaling niya talaga sa action. And then si Kuya Mon din, sa din sa mga kinuha ko inspiration. And then sa girls, Vilma Santos, yan, pwede rin siya. Kasi meron din akong gusto movie niya dati. And then yun po. And then siguro mga Hollywood, mga Tomb Raider, ganun talaga yung mga pick ko eh, tita. Pinakilala lang ako ng manager ko kay Boss Vic. Kasi that time nun, ginagawa ko lang is parang nag-cryptocurrency ako. And then nag-online business ako, dropshipping. So, naghahanap si Boss Vic ng ilo-launch niya. So, si Kuya Tyron naman, yung manager ko, yung manager ni Jane De Leon, is nagtawag ng call na kailangan daw ng girls, ganyan. So, pinakilala ko and then pinag-sign ako ng contract. Di ba before tita, I was a sub Agabao. And then I changed to Ava Mendez kasi dahil yung family ko nasa politics. So, umiiwas ako sa issue. So, yung Ava na pag-inipan ko, yung Mendez, siniram ko sa kaibigan ko. Noona, parang, syempre, medyo nailang. Pero nung nagtagal, sabi ko, ma, it's just only a work. Nababayaran ako ng maayos. Happy ako sa work ko. Sabi niya, oh, sige, supportahan ka lang namin. Direk Paul and Direk Yam, sobrang, sila po talaga yung nag-collaborate to bring out the best in Patricia. And even prior to shooting the film, nag-reading po kami lahat. Kasi very nervous ako kasi syempre si Raymond Bagatsing po yung kapartner ko. Napakagaling ko. Napakagaling niya. Parang feeling ko kaya ko bang masabayan yung galing ng isang Raymond Bagatsing, di ba? And of course, this is my first heavy drama. So when I was reading the script, bawat eksena umiiyak. Parang sa movie nga, napakabilis nung iyakan eh. Pero like, of course, in reality, mahahaba yung mga crying scenes namin doon. So, parang
kinabahan ako, pero tinurn ko na lang yung kaba into a challenge na kaya ko to at kaya kong gampanan. And thank you rin kay Direk Paul na tinulungan po talaga niya ako na ma-unleash yung the best and worst of Patricia sa character niya. Yeah. Ano na eh, talagang isinapuso ko na ako si Patricia. Kasi like, ang complex ng character niya, hindi lang sa drama eh. Parang okay, bored housewife, tapos magiging escort wife ka, tapos darating din sa point na magigigante ka. Parang the range of emotions from very low to so high yung mga ano din namin ni mga arguments namin ni Raymond dito. So parang minsan nakita nga ako ni Raymond sa set na syempre sa umaga pa lang umiiyak na po ako. So parang Patricia ka na bored na umiiyak. Tapos pagdating ni Raymond and then sa mga scenes namin, kailangan ko magalit ng todo. So parang tinatulungan niya talaga ako na parang sabi niya, ay parang pagod na si Janelle na nadidrain na siya kasi sobrang low nga nung iiyak ka. So biglang okay, kailangan super high, ibigay mo lahat na magagalit ka. So parang grateful lang po ako na I was able to work with a brilliant actor like Raymond and a great director like Direk Paul. And of course, si Direk Yam din po tumutulong kasi nga siya po yung nagsulat ng pelikula. Lagi ko kasi iniisip na hindi ako mapapasexy. And at the same time, grateful din ako of course kay Boss Vic na yung binibigay po sa akin, hindi lang ako mapapasexy. Yung parang laging may challenge. Lagi siyang parang okay, eto sa escort wife talaga, okay, papasexy ka man. Pero challenging yung role. Parang it's so difficult to say no to these kinds of projects na binibigay sa'yo. Kasi talagang nagta-transition and nag-grow ako as an actress. Which is yun naman po yung talagang gusto ko since day one na pumasok po ako dito bilang isang actress. Na hindi siya madali yung pagpapasexy. Pero iniisip ko na lang na okay, challenging to at mahasa talaga yung acting ability ko dito sa pelikula. Super kalmado. Kasi nag-ano siya eh, nagme-meditate, ganun. So parang yun yung na-kuha ko sa kanya, na-apply ko din bilang actress. Kasi napaka-importante po nung kalmado ka. Kasi nga parang sa iba't ibang, alam niyo naman po pag nag-shoot ng pelikula, di ba? Hindi naman siya from scene one na chronological. Parang minsan magkaiba na parang, okay, ito ay eksena, iiyak ka. So susunod, tatawa ka. So parang importante yung you are so kalmado and kailangan marunong ka din agad bumitaw. So parang natulungan talaga ako ng sobra ni Raymond dun sa pagiging kalmado and pagdating sa set talaga ibigay mo din ng todo kung ano mang kailangan dun sa bawat eksena. Beauty pageant. Merong mga supportive po, like super supportive ni Jamie Harrell, Miss Earth 2014 na best friend ko din, na international winner her natin sa Miss Earth na nung una pa lang, I think, nag-dinner kami ng putahe. Sabi ko, kaya ko ba ito? Yung putahe, girl to girl, ganyan. Tapos naging actress din po kasi siya sa nag-try din po siya ng acting for a while. And parang super supportive niya. Kasi parehas kami ng mindset and perspective. Na being a beauty queen is just for a year. And then after that, tapos ka na. May bago na naman, di ba? And ngayon na nasa larangan ka na ng pag-arte, trabaho na talaga siya. Like, it can last long as a career. So parang you have to always know when to let go of being a beauty queen and to, of course, give that to the next woman na makukoronahan, di ba? So parehas kami ng, pananaw also. And super supportive niya. In fact, kung nandito lang siya, feeling ko manonood siya ng mga pelikula ko eh. So yun. I'm so overwhelmed and so thankful kasi marami pong na-appreciate nung ginawa namin, na pinaghirapan namin nila Janelle at yung ibang cast. Sobrang thankful that despite the pandemic and despite na halos lahat ng tao, halos iba nawawala ng trabaho, meron pa rin po kaming opportunity para makagawa ng work ngayon. Isa po sa mga objective ko bilang isang director is to be able to direct po talaga mga full-length films. Kasi from school pa po, before talagang yun ang pangarap ko. Na taon lang po napunta ako dun sa advertising route at saka sa pag-direct ng mga concert. Pero pangarap ko po talagang gumawa ng mga pelikula. So hopefully, it's not too late for me. And then yung simula ko po ngayon, sana magkatuloy-tuloy na. Wala bang ilang factor? Kasi this is the very first sexy movie na dinirect. Opo, well, definitely po maraming ilang factor. Kasi nakakailang talaga na mag-direct ng ganun. Pero I just have to be a professional pagdating dun sa set. And then ang maganda naman po is lahat ng mga actors and actresses are very cooperative. And like any other profession, pinag-uusapan po namin yung eksena. At saka, sabi nga po nila Janelle, inalagaan ko po sila dun sa set. Hindi ko sila binigyan ng
challenges na hindi nila kakayanin. Lahat po 'yon pinag-uusapan namin palagi. With Janelle po muna, sobra po akong ano, sabi ko nga po kanina nung in-interview, sabi ako parang naging fan niya ako bigla pinapanood ko doon sa set kasi napakahirap ng mga eksena ang ginawa niya. Para sa isang character na ikulong sa isang bahay, maging bored, tapos all of a sudden ilalabas mo yung lahat ng negativity na nasa iyo. Tapos pagsasama-samahin mo siya sa sequences ng isang pelikula, mahirap 'yon for an actress. And na-execute naman, sobrang ganda nung kinalabasan ng pelikula. And marami pa po doon mga edited na nakat na. Pero pag pinanood niyo po siya ng buong buo, sobrang I appreciate her acting so much, di Janelle. Si Raymond po, grabe, ano, para siyang is such a presence in a set na pag dumarating siya, alam mo na, oh, seryoso na to. Kailangan natin gawin ang best nating lahat. Kasi si Raymond Bagatsing yun eh. So even me as a newbie director in films, parang kailangan ko mag-step up. Ang maganda naman po kay Raymond, he's very collaborative and, you know, pinag-uusapan din namin yung eksena. At saka meron siya mga inputs na pag binigay niya yung input niya, alam mo talagang makakatulong dun sa scene. Especially yung pagbato ng line, yung pinanggagalingan ng mga characters. So sobrang helpful po si Raymond. First and foremost, si Direk yan po, matagal ko na pong gustong makawork as a director. Me as a director, and siya yung creative producer. It's just that si Direk kadalasan umaalis, lumilipad sa US, hindi makarating. Nagkataon po na biglang meron siyang script para sa akin na sabi niya, Paul, parang bagay sa'yo to. I think it's ano, perfect for you kasi bata siyang itsura niya. Parang bagay sa'yo itong script na to. Pinakita niya po sa akin yung ano, yung konsepto. Tapos nagustuhan ko. And then we collaborated sa pag-create ng script. Sabi niya, sige, gawin natin to. Sana ano, ma-execute nating dalawa. And then he became my creative producer in the process. Ito po siguro something new for the audience and yung siguro po yung aking learning sa aking pagdidirect bilang isang commercial director at saka concert director. Para po siyang ano, para kayong nanonood ng ano, para ka rin nanonood ng musical pero at the same time narrative na po yung format niya ngayon. So I would like to invite each and every one of you to please watch The Escort Wife starring Janelle T, Ava Mendez and Raymond Bagatsing and directed by me and produced by Yam Laranas and Viva Films.